I'm Yavin. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, guys, I'm going to share to you tips on how to boost mindset sa pagda-diet. Especially nowadays na lahat tayo ay halos laging nasa bahay lang dahil nga sa pandemic. Shoutout nga pala kay Miss Bella C. Siya yung nag-comment and nagtanong nitong question na to sa isa kong video. So nagkaroon ako ng idea na sagutin at gawa ng sariling vlog dahil timing and relevant nga siya dahil nga sa pandemic ngayon and most of us nasa bahay lang. Tayong mga mamshies ay nasa bahay lamang at maraming nagtatanong kung paano nga daw ba ang gagawin ngayon na mahirap daw mag-diet. Mahirap daw i-maintain, mahirap simulan dahil nga nasa bahay lang. Readily accessible ang mga pagkain, ang hirap daw gawin. Dedicated din to doon sa mga mamshies dyan na before nagwo-work sila from 8 to 5. Merong mga corporate jobs na pumapasok everyday. Na ngayon ay naging work from home at nag-stay na lamang sa bahay. Na gusto rin na mag-diet pero hindi rin magawa dahil nga nasa bahay. Ang hirap daw dahil lagi nandiyan ang kitchen, lagi mong nakikita ang pagkain, ikaw ang nagpre-prepare ng pagkain. So, ang hirap nga daw, paano daw ba ang gagawin nila? Paano nga daw ba ang proper mindset para ma-sustain at ma-maintain ang pagda-diet? In general to, walang specific na diet na kailangan sundin. Kung anong diet yung nag-work sa inyo, okay lang yan. Gawin yan. So, itong mga tips na ibibigay ko sa inyo is paano nga ba ang gagawin para ma-boost po yung mindset mo at magawa mo ang pagda-diet mo at maging successful ka sa iyong pagda-diet. Ngayon na nasa bahay lang tayo most of our time. Hindi naman ako, guys, professional nutritionist or dietitian. Hindi rin naman ako psychologist or psychiatrist. Walang disclaimer lang. Itong lahat na to ay sasabihin ko lamang based from my personal experience na nag-work sa akin. And hopefully, sana sa inyo din ay mag-work yung mga advice na maibibigay ko para ma-boost niya ang inyong mga mindset. First tip na maibibigay ko to boost your mindset. Para sa akin, ang pinaka-importante na una mong dapat gawin, self-discipline. Self-discipline. Lagi ko sinasabi, guys, yan sa mga nagtatanong, sa mga nagko-comment, discipline is the key. Kasi, guys, ikaw lang naman ang makakatulong sa sarili mo. Walang ibang pwedeng tumulong sa sarili mo, kundi ikaw lang. Ikaw lang. Lagi mo natandaan yan, ikaw lang. Kumuha ka man ng pinakamahal na coach. Kumuha ka man ng pinakasikat na fitness coach, kumuha ka man ng personal trainer, kung ikaw sa sarili mo, hindi mo naman susundin yung mga sasabihin ng trainer mo o nung coach mo o nung mga na-research mo, kung hindi mo naman ifo-follow ng strict yung diet mo na ginagawa mo, hindi ka talaga magiging successful. Lagi mong iisipin na sarili mo lang ang kakampi mo, sarili mo lang ang katulong mo at walang iba. Kasi guys, sarili mo yan eh, isip mo yan, ikaw lang ang makakakontrol dyan. Kahit sabihin mo na nasa bahay lang tayo ngayon at nakikita mo yung mga pagkain na yan, sarili mo namang kamay yan, sarili mong bibigyan. So, sarili mong choice yan kung kakainin mo ba yung nakikita mo, lalo na't bawal, di naman lalapit sa'yo yung pagkain ng kusa. Or hindi naman pupunta sa bibig mo ng kusa yung pagkain. Dahil wala namang buhay yan eh. Wala namang paa at kamay ang mga pagkain para silang pumunta sa bibig mo. So, ikaw lang talaga sa sarili mo ang makakapagsabi at makakapag-decide kung kakain ka or hindi. So, kung susunod ka or hindi sa lahat ng sasabihin sa'yo, ikaw rin ang makakapag-decide yan. Sarili mo lang din ang makakapag-decide yan. Walang ibang pwedeng tumulong sa'yo. Kaya, learn to discipline yourself, learn to discipline your mind. Maging disiplinado talaga. Yan talaga ang unang-unang makakatulong sa'yo. Kapag natutunan mo nang disiplinahin yung sarili mo na kapag nakakita ka ng bawal, kahit pa nandyan yan, hindi mo kakainin yan. Kasi natutunan mo nang maging disiplinado, guys. Alam ko, ito pinakamahirap na step sa lahat. Kasi nga, pag laging nakikita mo yung pagkain, so nandyan yung mga oras na matutukso ka talaga at mag-give in ka talaga sa temptation. Pero, ako, based from my experience talaga, nung natutunan kong tumanggi,
nung natutunan ko talaga na kahit favorite ko pa yan, pag talagang kunyari hindi ko pa, for example, kagaya ko nag-intermittent fasting, kunyari hindi ko pa talaga time kumain, ay talagang I firmly say no. Pero syempre dapat politely din. Kahit na anong aya sa'yo sa pagkain, hindi talaga ako, lalo na at hindi pa talaga pwede, hindi ko pa time kumain, talagang I say no. Talaga, natutunan ko na humindi. Hindi sa nag-aalok sa akin, humindi doon sa mga kasabay kong kumain na hindi talaga pwede pa. And humindi sa sarili ko na hindi pa talaga pwede. Ayan, may time naman na pwede ka nang kumain, so doon ka nalang kumain pag time no na. Or may mga pagkain naman na pwede mo naman kainin. So kung yung mga hindi pwede, hindi ko talaga kinakain. Natutunan ko maging disiplinado sa isip at sa gawa. Ikaw lang talaga ang makakatulong sa sarili mo. Wala nang iba. Kahit anong research ang gawin mo, kahit anong basa ang gawin mo, kung hindi mo naman i-apply yan sa sarili mo, wala rin mangyayari at hindi rin magiging successful ang iyong weight loss journey. Sabi nga rin ng ibang mga momshies, mahirap nga daw kapag nasa bahay dahil ikaw pa yung nagpre-prepare ng pagkain, ikaw yung nagluluto ng pagkain. So, para sa akin naman, kung ikaw ang nagpre-prepare at ikaw ang nagluluto, mas madali mo nga makokontrol kung ano yung kakainin mo. So, kung magpre-prepare ka ng pagkain mo, mas makokontrol mo kung ano yung i-prepare mo. For example guys, kung yung mga anak ko naman, kasi ako kagaya ko, naka low carb intermittent fasting ako. So talaga nagpre-prepare ako ng mga pagkain kong low carb, lalo na kung high carb yung mga kakainin ng mga kasama ko sa bahay. Or high carb yung kakainin ng family ko. So ako, gumagawa talaga ako ng low carb na pagkain ko. Kasi I strictly follow my diet talaga at disiplinado talaga ako. Kaya yun ang ginagawa ko. So ano pa? Ngayon na nasa bahay ka, for example, nagugutom ka, tayo mo kumain, keep yourself busy. Ayan, kung ano yung mga bago mong pinagkakaabalahan ngayon na nasa bahay ka lang, pag nagugutom ka or nakakita ka ng pagkain at gusto mo kumain at hindi pa pwedeng kumain or bawal yung kakainin mo, divert po yung attention mo. Para mawala yung appetite, para mawala yung urge sa pagkain, keep yourself busy. Mga tips na rin ako na binigay kung paano hindi magugutom. Paano nga ba hindi magutom? Bigay ko na lang yung link ng video ko na yon dito. Insert ko na lang yung tips para hindi agad magutom or para hindi agad kumain. Lalagay ko na lang yung link ng video na yon dito. So, for example, nagugutom ka, mag-toothbrush ka, ayun yung uminom ka ng water, keep yourself busy, ayan. Ang dami mong pwedeng gawin except sa pagkain. Ante, kung ikaw ay disiplinado at hindi ka pasaway, magiging successful lang yung weight loss journey at magiging successful lang yung diet kahit pa nasa bahay ka lang. Number 2 tip to boost your mindset sa pagda-diet, lalo na ngayon na nasa bahay lang, ay motivation. Ayan. Keep yourself motivated. Mag-isip ng mga bagay na pwede magpa-motivate sa'yo para pagtuloy-tuloy ang iyong pagda-diet at hindi maging failure ang iyong pagda-diet. So, para sa akin guys, ito yung i-share ko sa inyo, totoo to guys, totoo to experience ko, ito yung mga naging motivation ko. Dalawa yung naging motivation ko nung nagda-diet ako. Keep me motivated, to keep me inspired na pagpatuloy yung pagda-diet ko. Ayan. Number 1 guys, ay alam nyo ba, meron ako mga favorite na damit na kahit pa nung dalaga ko, hindi ko sila maipamigay o hindi ko sila ma-let go. Kasi nga, umaasa ako na maisuot ko pa sila. Dahil nga bago pa sila, favorite ko sila, tinatago ko sila talaga. At noon, nung mataba pa ako, sabi ko, hindi ako nawalan ng pag-aasa na maisusuot ko pa ulit sila. Kaya hanggang ngayon, naitatago ko pa yung mga damit na yun. At ngayon nga, naisusuot ko na ulit sila. And sobrang happy sa feeling lang na akala ko talaga dati na hanggang pangarap na lang na. Dumating na din ako doon sa point ng buhay ko na sige na, ipapamigay ko na to. Or sige na nga, i-let go ko na kasi baka hindi ko na talaga maisuot. Para mapakinabangan din ang iba. Sabi ko nga sa inyo, yung mga damit na yon na isusuot ko na nga. Yung iba nga, maluwag na dahil sumobra na nga ako sa goal weight ko. Yung mga damit na yon talagang itinago ko. Pag nawawalan na ako ng pag-asa or titingnan ko yung damit na yon balang at sinasabi ko dun sa damit na yon na balang araw maisusuot din kita. Dyan ka lang, para stay put ka lang dyan. Hintayin mo lang yung time na maisusuot mo na sila.
And guys, mind you, kapag nagawa niyo yun at kapag nangyari yung time na yun na naisuot niyo na yung damit na matagal mo nang gustong-gustong isuot, lalo ka talagang mai-inspired, lalo kang magiging motivated na mag-diet at pagpatuloy mo yung pagda-diet mo. Yung second one naman na nakapagpa-motivate sa akin noon ay yung pagtingin ng mga weight loss transformation pictures. Yung pagtingin ng before pictures tsaka after pictures. Dahil nga doon sa pagtingin sa mga pictures na yun, naging successful ang aking weight loss journey. Talagang lagi ko silang tinitingnan. At sabi ko nga rin noon, balang araw ako din makakapag-post din ako ng mga picture na ganyan. Yung before mataba, tapos after sexy na, ganyan. Or kaya yung before na sinusot mo na pants, tapos yung after ngayon, yung pants mo, yung parang sobrang luwang na ganyan, yung mga ganong pictures. Na-inspire ako at natutuwa talaga akong makakita ng mga pictures na ganon. At lalo akong namomotivate na maging katulad din nila. Lagi ko rin sinasabi sa sarili ko no, na balang araw makakapag-post din ako ng ganyang before and after pictures. And yun nga na nagagawa ko na. Nakakatuwa lang na ikaw naman yung nakakatulong sa iba. Ikaw naman yung nakakapag-inspire sa iba. Na lalo na pag may mga nagko-comment na, wow, ang galing mo, paano yung ginawa mo? Wow, ang sexy mo na, Mami Avi. Lalo kang gumanda, ganyan-ganyan. So, di ba? Nakakatuwa lang sa feeling. And yun yung mga bagay na nakapagpa-motivate sa akin. Kahit pa nung mataba pa ako. Yun yung mga bagay na nakapagpa-push sa akin para ipagpatuloy yung weight loss journey ko. So ikaw, maghanap ka din ng mga bagay na makakapagpa-push sa'yo. Mga bagay na sa tingin mo makakapagpa-inspire sa'yo. Yung iba guys, alam ko yung iba ang ginagawa, bumibili ng damit na talagang hindi kasya sa kanila. Tapos yung parang yung naka-display sa kanila or naka-hanger yung damit na yun na lagi nilang nakikita. Ayun yung target nila na maisuot nila yung damit na binili nila na yun. Number 3 tip to boost your mindset is strong willingness or strong willpower. Strong willingness or in Tagalog, matinding kagustuhan or masidhing pagnanais. Ayan, napakalalim na kating Tagalog. Ayan, strong willingness or strong willpower, matinding kagustuhan or masidhing pagnanais na pa-achieve ang iyong goal weight or strong willingness na pumayat or strong willingness na maibalik yung dati mong katawan. Yung third tip ko para sa inyo. Kasi guys, kailangan talaga sa sarili mo, alam mong gustong gusto mong ma-achieve or may gustong gusto kang bagay. Kasi diba sabi nga nila, parang law of attraction guys, kung iniisip mo na magkakaroon ka yan or iniisip mo na ma-achieve mo yan, mangyayari yan. So kung nasa isip mo talaga na gustong gusto mong pumayat or nasa isip mo at nasa puso mo na gusto mong ibalik yung dati mong katawan, ma-achieve mo yan. Sabi nga nila, claim it. Sabihin mo na napapayat ka. Kahit ano pang gawing pangbubuli sa'yo, kahit anong gawing pag-discourage sa'yo, hindi ka ma-discourage kasi alam mo sa sarili mo na gustong gusto mo yung ginawa mo. Kinusto mo yan, so kailangan panindigan mo yan. Gawin mo yan, gawin mo lahat para ma-achieve yan. Hindi pwede na ginusto mo lang. Kailangan syempre gumawa ka ng paraan para ma-achieve mo yan. Tsaka guys, don't make it an unpleasant experience. Yung parang huwag mong isipin na parusa sa'yo yan. Although mahirap talaga sa mga nagsisimula, pero huwag mong gawing, huwag mo kasi isipin na ikaw ay pinaparusahan or huwag mong isipin na ikaw ay nahihirapan. Gawin mong joyful yung experience mo. Dapat throughout your journey, i-enjoy mo lang yung weight loss journey mo and be patient kung alam mo naman na sinusunod mo yung diet mo. Hindi ka naman tumaba guys ng overnight lang. Tumaba ka niyan kasi naipon ng mga dami mo ng kinain. So, kailangan din maging patient ka at hintayin mo yung result ng iyong weight loss journey. Yun yung tatlong tips to boost your mindset. Lalo na ngayon na nasa bahay lang. Yun yung mga tip na mai-share ko sa inyo na sobrang effective para sa akin at yun yung mga dahilan kung ba't naging successful yung aking weight loss journey. Sana sa inyo din ay makatulong yung mga tip na yan. So that's it guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! Keep safe everyone!